mula sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Bernard Dodis. Mula sa Quezon City, si Angela Lagunzan at si Monica Verralio Tantoco. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang balita. Ayaw nating tumuloy-tuloy pa yung pagtaas ng kasong to at dito papasok napakahalaga yung ambag natin, yung contribution ng bawat individual, establishment at ang ating LGUs to implement not just the minimum public health standards. Dami ng COVID-19 cases sa bansa ngayong buwan. Nalagpasan pa ang peak na naitala noong kasagsagan ng virus noong 2020. We want to end this and we want to slow this down to a manageable level. The worst surge in the country's history, as far as fighting this COVID-19 virus is concerned. And then maybe an MECQ of 2 weeks will really do it, no? It will slow it down. Pagpapatupad ng 4 na linggong modified enhanced community quarantine, malaki ang magagawa upang masunpo ang tumataas na kaso ng COVID-19 sa bansa ayon sa Okta Research Team. So nakakapikon lang, no? At nakakaduda tuloy kung anong mga nangyari at diyan. Kung totoo man, nakakaduda tuloy na baka may nangyaring pangbubuli o baka nagkabayaran. 5 alkalde pinadala na ng show cause order ng Department of the Interior and Local Government dahil sa hindi otorisadong pagpapabakuna laban sa COVID-19. So we do not tolerate incursions in our territorial waters from anybody. So we stand or uphold by our mandate. There is no such initial vessel as claimed by some people. Any speculation is not helpful. Armed Forces of the Philippines kinumpirma ang Chinese fishing boats ang nasa Hulyan, Philippine Reef. Seismic activity sa paligid ng Bulkang Taal, tumaas. U.S. President Joe Biden kinukonsidera na ang posibleng hakbang laban sa gun violence sa Amerika. Magandang hapon! Tayo po ay sabay ang napapanood sa Facebook at YouTube accounts ng UNTV at sa 1,935 satellite monitoring centers nationwide. At una sa ating mga balita. Naitala noong Lunes ang pinakamataas na bilang ng mga nagpositibo sa coronavirus disease sa bansa sa isang araw na umabot sa 8,000. Batay sa tala ng Department of Health, nalampasan na nito ang peak ng kaso noong nakaraang taon. Kaya naman hindi nakapagtataka kung nasa high-risk level na ang occupancy rate ng mga ospital sa Metro Manila. Ito ang balita ni Aiko Miguel live. Aiko, gaano ba kalaki ang diferensya ng mga datos noong nakaraang taon kaysa sa ngayon? Yes, Angela, makikita sa trend ng COVID-19 cases sa Pilipinas na kung noong Enero mahigit 1,000 kaso lang ang naitatala, itong March 14 hanggang 2021, ang average COVID-19 cases sa bansa kada araw ay nasa 5,644 na at nasa high-risk classification na ang Pilipinas base sa bilisang paglawak ng populasyon ng nagkakasakit. Ayon kay Dr. Althea de Guzman ng DOH Epidemiology Bureau, lumagpas na tayo sa peak o dami ng kaso noong nakaraang taon. Nananatiling ang National Capital Region ang epicenter ng COVID-19 infection sa Pilipinas. Pumapangalawa naman anya ang Region 4 o Calabar Zone sa may pinakamaraming kaso. Ng NCR, lumaki siya by 21% across 1 week. Ang Calabar Zone po by 19%. So ito ay aligned or consistent siya doon sa nakikita nga po nating pagtaas ng dami ng mga kaso sa mga lugar na to.
dahil sa pagtaas ng kaso na pupuno na ang mga ospital kung saan okupado na ang mga hospital beds para sa mild, moderate, severe at critical cases ng COVID-19. Sa ngayon ay nasa 70 hanggang 85% na ang healthcare utilization rate ng mga ospital sa NCR. The healthcare utilization rate would be that marami po siyang components, hindi lang po siya ICU, meron po tayong isolation, meron po tayong ward beds. Pag tinignan po natin sa kabuuan ng healthcare utilization natin, hindi pa po siya pumapasok dun sa tinatawag natin na high risk na tayo because it's a cumulative number across all regions. Pero pag tinignan po natin, specific for example NCR, nakikita na natin yung angking pagtaas ng utilization, especially on our ICU beds. Ayaw nating tumuloy-tuloy pa yung pagtaas ng kasong to at dito papasok napakahalaga yung ambag natin, yung contribution ng bawat individual, establishment at ang ating LGUs to implement no, not just the minimum public health standards but well, as well as the other safety protocols that have to be in place para po ma-minimize yung risk po natin no, from either becoming infected or infecting other people. Sa ngayon ay nag-iikot muli ang mga namumuno sa One Hospital Command upang tingnan kung aling mga ospital, public o private man ang kaya pang mag-accommodate ng mga pasyente. Ililipat naman ang mga asymptomatic at mild cases sa mga pasilidad o ang mga tinatawag na temporary treatment and monitoring facilities o TTMFs. Magbubukas din ang mga bagong pasilidad ang DPWH sa loob ng 2 linggo para ma-accommodate ang ibang pasyente. I-audit din ang One Hospital Command kung aling mga ospital ang nangangailangan ng dagdag workforce sa pag-expand ng bed capacity para sa COVID-19 patients. Inaayos na ngayon ng DOH ang traffic kung saang mga ospital dadalhin ang mga pasyente maging sa labas ng NCR, gaya ng Government Hospital sa Region 3 sa Jose B. Lingad. Samantala, 17 lungsod na sa NCR ay may kaso na ng COVID-19 variants. 7 rehiyon kasama ang NCR ang may kaso ng B.1.1.7 variant na unang natuklasan sa United Kingdom. 6 din na rehiyon kasama ang NCR ang may kaso na ng B.1.351 variant na unang natuklasan sa South Africa. 85% sa mga kaso ay mula sa mga international travelers. Ayon sa DOH, pinag-aaralan pa ng WHO kung may community transmission na ng COVID-19 variants sa Pilipinas. Ngunit sa ngayon, ayon sa DOH, ang mga kaso ng COVID-19 variants ay may kaugnayan o nakuha sa mga lugar na pinuntahan ng mga nagkaroon nito. Sa Pasay, meron tayong nakita na common place or setting there na parang pinuntahan nila. No? They're not linked to one person, pero yung pinuntahan, halimbawa, nakita namin offices, no? Pareho sila ng opisina, o pareho sila may pinuntahan sila mga health facility or market. No, isa yan sa common na setting na pinuntahan ng ating mga kaso. Angela, paalala ng DOH, kadalasan anya sa bahay nangyayari ang hawaan pero maraming lugar sa labas ng bahay kung saan nangyayari rin ang COVID-19 transmission. Kaya ngayon lalong mataas ang kaso ay dapat mag-ingat ang publiko. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo, Angela. Yes, Aiko. Doon tayo sa may datos na ipinakita ng DOH, specifically yesterday kasi nakapagtala lamang sila ng 5,000 plus cases ng COVID-19. At sinabi nga na may mga ilang testing labs na hindi nakapagsumite on time. Kaya ikukumpara siya sa mga nakaraang araw, mas mababa siya. Ngunit ang ibig sabihin nito ay hindi na nasasabi na walang masyadong nahawa ng sakit on that day. But Aiko, my question is, ilang bang porsyento ng mga testing labs na on time nakakapagbigay sa DOH dun sa kanilang cut-off versus doon sa mga testing labs na hindi nakakapagbigay on time? Angela, batay sa ulat ng Department of Health, daily talaga itong lahat ng mga licensed testing laboratories ay inuobliga na magsumite ng kanilang yung lumalabas ng kanilang mga na-test o yung result ng mga na-test nilang samples. Pero kahapon nagkaroon ng ilang porsyento lamang, hindi man natin alam yung talagang mismong detalye pa kung ilan doon sa kabuang bilang. May mga ilang laboratorio na hindi nakapagsumite on time ng kanilang resulta. Ngayon, hinihintay ito ng Department of Health upang maisama doon sa summary na iniuulat naman sa publiko kada araw. Angela, meron ring
pagbibigay ng summon nitong Department of Health sa mga laboratorio na hindi nakakapagpasa dahil malaki ang impact nito doon sa iuulat sa publiko. Nitong mga nakaraang buwan, Angela, matatandaan natin itong Department of Health, nagbigay sila ng babala dito sa mga laboratoryong hindi nakakapagsumite ng kanilang ulat kada araw. Dahil everyday mayroong cut-off yan na itinatalaga ang Department of Health upang makapagsumite nga itong mga testing laboratories. Ngayon, Angela, nakaantabay tayo kung itong mga laboratorio na ba ito o ilan ba sila yung hindi nakapagsumite kahapon versus dito sa mga nakapagsumite na ngayong araw, kung sila ba ay nakinig doon sa panawagan ng Department of Health na mag-submit ng kanilang reports on time, Angela. Alright, maraming salamat, Aiko Miguel. Umakyat na sa 2 ang reproduction number ng COVID-19 sa Metro Manila. Nangangahulugan na ito ay nadalawa na ang maaring mahawaan ng isang positibo sa coronavirus. Kaya malaki ang magagawa kung magpapatupad ng 4 modified enhanced community quarantine upang tuluyang masugpo ang dumarami pang mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Samantala, posibleng abutin pa ng halos 1 bago makita kung may epekto sa pagpapabagal ng reproduction number ng COVID-19 ang ipinatutupad ng pamahalaan na NCR Plus Bubble. Ito ang balita ni Jo Anano. Kinikilala at nauunawaan ng Okta Research Group na hindi nakakayanin ng pamahalaan na muling ibalik sa pinakamahigpit na quarantine status ang bansa dahil sa naghihikahos na ekonomiya. Ngunit batay sa kanilang pag-aaral, posible namang masugpo ang tumataas na kaso ng COVID-19 kung muling isasailalim sa 4 modified enhanced community quarantine ng bansa, lalo na ang Metro Manila at iba pang mga lugar na talagang mataas ang kaso ng mga nagkakasakit. Magandang tiyempo rin anila ito sa inaasahang pagdating ng karagdagan pang supply ng mga bakuna. We want to end this and we want to slow this down to a manageable level. The worst surge in the country's history, no, as far as fighting this COVID-19 virus is concerned. And then maybe an MECQ of 2 weeks will really do it, no? It will slow it down. For 4 weeks, it would really knock it out. We will knock it out. At tama-tama, magkapapasok rin yung bakuna by that time. Magandang timing. Pero dahil marami sa mga manggagawa ang mahihirapan na magtrabaho, dito pumapasok ang panukala ng Okta na pairalin ang soft MECQ, kung saan bukas pa rin ang biyahe ng mga public transportation, di tulad sa MECQ na tanging mga tricycle lamang ang pinapayagang bumiyahe. Samantala, malamang na abutin pa ng 4 bago makita kung may epekto sa pagpapabagal ng reproduction number sa mga kaso ng COVID-19 ang ipinatutupad na NCR Plus Bubble. Subalit sa bilis ng hawaan at dami ng mga tinatamaan ng virus, inamin ng Okta na hindi magiging madali na muling mapababa ang mga kaso ng COVID-19. Kailangan natin i-monitor, no? Lumabas ang monitor ngayon ng Okta. Ang lumalabas po ay pataas pa rin po yung mga kaso natin. May momentum na kasi siya eh, USEC. So hintayin natin ng ilang araw. Let's give the bubble a chance, no? Pero kung pataas pa rin siya after next week, eh mukhang kailangan na tayo mag-isip-isip, no? Ng mas stricto pang quarantine classification. So gusto natin ma-monitor muna kung ano yung magiging effect niyan. Pero based dun sa nakita natin sa last year na nag-MECQ tayo, normally it takes mga one month, mga 4 weeks bago natin makita yung mag-reversal to a downward trend. So pero hindi natin sinasabing, you know, imposible mangyari yan in the next 2 weeks. Medyo it's not so likely, pero it's still possible naman. Sa monitoring ng Okta Research Group, nasa halos 3,600 na mga bagong kaso ay naitatala sa Metro Manila nitong mga nakalipas na araw. Nakakakita rin sila ngayon ng mabilis na pagtaas ng COVID-19 cases sa Calabarzon at Central Luzon, partikular na sa Batangas at Pampanga. Umaasa ang Okta na magbubunga ang 2 NCR Plus Bubble, kung saan kinakailangan na bumagal ang reproduction rate o ang bilis ng hawaan ng virus. Joannano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sindigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nagsasagawa na ng malawakang investigasyon at inspeksyon ang Manila Police District sa mga swab testing centers sa lungsod.
Kasunod ito ng pagkakatukla sa isang testing center na nag-ooperate online na walang kaukulang business permit. Ito ang balita ni Dante Amento. Sinalakay at ipinasara kahapon ng Manila Bureau of Permits and Licensing Office at Manila Police District Special Mayor's Reaction Team ang swabexpress.ph sa Malate. Batay sa inisyal na investigasyon, tatlong linggo na itong nag-ooperate ng walang kaukulang permit. Kumukuha ito ng mga kliyente online tulad ng mga seaman at magbibigay umano ng mabilis na resulta ng swab test. Wala itong occupancy permit, sanitary permit at ibang dokumento kahit sa barangay. Ang ikinabahala pa ng mga otoridad, iisang cooler ng umano ang ginagamit nila na pinaglalagyan ng swab samples kaya malaki ang posibilidad na magkahalo-halo ang samples at makontamina ang iba. But yung problema nga natin dito, yung pinaglalagyan, kung makikita mo, even na dentist na lang, yung mga gamit nila, sinasanitize. Ito, hindi natin alam kung paano nila sinasanitize kasi isang cooler lang yung pinaglalagyan. Pinuntahan namin ang sinasabing testing center para makuna ng pahayag ang may-ari, subalit walang humarap sa amin. Kaugnay nito, ayon kay Police Lieutenant Colonel June Ibay, ipinag-utos ni Mayor Isko Moreno Dumagoso na magsagawa ng malawakang investigasyon at inspeksyon kasama ang Manila Health Department sa posibleng iba pang testing centers na illegal na nag-ooperate. Lahat pinamomonitor niya, pina-inspect niya kasama ang Manila Health natin. Pina-join niya yung kapulisan dito sa Special Mayor's Reaction Team. Katulad nga ng sinabi ko, hindi lang clinic, laboratory ang pinapupuntahan niya, kundi even yung mga personalities na nag-positive, yung mga barangay concern. Panawagan ng mga otoridad sa publiko, huwag basta-basta tumangkilik sa mga nag-o-offer ng testing lalo na online. Siguraduhin na may kaukulang permit ang mga ito para matiyak na hindi peke ang kanilang ginagamit na testing kits. Payo ng MPD lalo na sa mga residente at maging sa taga-ibang lugar na magtutungo sa Maynila, mas mainam na pumunta na lang sa mga libreng swab test sites ng pamahalaang lungsod. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinag-iingat ng Department of Health ang publiko sa mga nag-aalok ng COVID-19 testing sa bansa. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Berheri, dapat ay sa mga lisensyadong COVID-19 testing laboratories lang pumunta ang mga nais magpasuri. Makikita ang listahan ng mga licensed RT-PCR at gene expert labs sa DOH website. Kapag kayo ay nagpa-test sa mga peddlers ng fake na mga test na ito, hindi po yan tatanggapin sa kahit na anong institution because we have a way of tracking test results coming from our licensed laboratories. Pangalawa, maari pong mag-cause pa yan ng harm sa inyo kasi maari pong bigyan kayo ng false results. May pataw na parusa rin sa mga namemeke ng COVID-19 test results. Kapag kayo ay nagpa-test sa mga peddlers ng fake na mga test na ito, hindi po yan tatanggapin sa kahit na anong institution because we have a way of tracking test results coming from our licensed laboratories. Pangalawa, maari pong mag-cause pa yan ng harm sa inyo kasi maari pong bigyan kayo ng false results. Dumating na ang karagdagang 400,000 doses ng Sinovac vaccine sa bansa ngayong araw. Ito na ang pangalawang batch ng bakuna kontra COVID-19 na donasyon ng China. Prioridad sa vaccine distribution ang mga lugar na nasa ilalim ng general community quarantine. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Agad na dinala ang 400,000 doses ng Sinovac vaccine sa storage facility sa Marikina City matapos itong dumating sa Ninoy Aquino International Airport pasado alas 7 ng umaga kanina sakay ng Philippine Airlines. Nagmula ito sa Beijing, China na bahagi ng 1 million doses na bakunang donasyong ipinangako ng Chinese government sa Pilipinas. Yes, as good neighbors, we have been helping each other in trying times. This is another joint effort, which shows the kind of closer
friendship and partnership between our two countries. And we know you are facing a challenge of resurgence of cases. Target pa rin magamit ang mga Chinese-manufactured vaccines sa karagdagang 200,000 healthcare workers na hindi pa nababakunahan. Ayon kay Health Secretary Francisco Duque III, patuloy namang tumataas ang kumpiyansa ng mga medical personnel sa paggamit ng Sinovac vaccines. The reception and the sentiment about the Sinovac vaccine has improved tremendously. Okay? So we have to maintain that confidence, that growing confidence rather, for the Sinovac vaccines. Kinumpirma naman ni National Task Force Against COVID-19 Deputy Chief Implementer at Testing Czar Vince Dizon na karamihan sa mga dumating na bakuna ay dadalhin sa mga lugar na mataas ang kaso ng COVID-19. Marami sa mga bakunang to ay dadalhin dun sa area ng NCR, Bulacan, Cavite, Laguna, Rizal. So, dahil dito marami ang kaso, kailangan dito natin ibubuhos yung majority nitong mga bakunang to. Bukod sa donasyong ito ng China, inaasang darating din ngayong buwan ang 1 million pang doses ng Sinovac vaccines na binili ng bansa sa halagang 700 million pesos. Bukod sa Sinovac, posibleng dumating na rin anumang araw ang halos 1 milyong bakunang mula sa AstraZeneca. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Therapy na maaaring ibigay sa mga pasyente na may mga unang sintomas ng coronavirus infection. Ito ay isang protease inhibitor o antiviral drug na pumipigil sa virus na mag-replicate o magpadami ng cells. Ayon sa kumpanya, nagpakita ito ng potent activity laban sa SARS-CoV-2, ang virus na nagdudulot ng COVID-19. Ipamamahagi na sa mahigit 4,000 distribution points ang locally manufactured AstraZeneca vaccine sa Australia. Ibig sabihin, hindi na kailangang umasa ng bansa sa international supplies ng COVID-19 vaccines. Ito ang balita ni Danny Dilieva. Nasa kabuuang 832,200 doses ng locally produced AstraZeneca vaccines ang inaprubahan na kagabi ng Therapeutic Goods Administration o TGA na ipamahagi sa mga mamamayan sa Australia. Ang 4 batches ng bakuna na gawa sa CSL Seqirus Facility sa Melbourne ay sumailalim sa masusing batch testing sa TGA Laboratory sa Canberra at napatunayan na ito ay may kaparehong kalidad ng international counterpart nito. What will happen over coming months, each batch that CSL produces in Australia will go through exactly the same batch testing to ensure the quality of the vaccine before it's released for use across the country. Ayon sa kasunduan ng Australia at AstraZeneca, sa kabuuang 53.8 million doses na binili ng Australia, 50 million doses ng bakuna ang gagawin ng CSL Seqirus sa Melbourne facilities nito. Sa ngayon, 700,000 doses pa lamang ang naipadala ng AstraZeneca sa Australia mula sa Europe, kaya malaking bagay ang pagkakapasa ng TGA sa domestic production at pagdidistribute ng bakuna sa mga mamamayan. Ayon kay Federal Health Minister Greg Hunt, na isa sa mga unang tumanggap ng AstraZeneca vaccine sa bansa, sa kabila ng ilang pagtatangka ng AstraZeneca na magpadala ng karagdagang bakuna sa bansa, wala pang kasiguruhan kung kailan ito makukuha ng Australia. And AstraZeneca has indicated that there may be other global supply chain options, but our task is to just keep fighting. That's what we do. Bagamat naging mabagal ang vaccination rollout ng bansa, umaasa si Health Minister Greg Hunt na matatapos bakunahan ang mga kabilang sa Phase 1B sa kalagitnaan ng taon. Danny Dilieva, UNTV News and Rescue, Australia. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inamin ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Cirilito Sobejana na pawang fishing vessels ang barko ng China na nasa Hulyan Philippi Reef simula pa noong March 7.
Ngunit ayon sa general, nagtataka sila kung bakit masyadong marami ang bilang ng mga ito at naka-phalanx position o naka-battle line formation. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Gaya ng iginigit ng Chinese Embassy, pawang mga fishing vessel ang nasa Hulyan, Philippine Reef. Ayon kay AFP Chief of Staff General Cirilito Subihana, base sa mga nakuha nila mga litrato, gaya lang ito ng mga barkong pangisda na nakita niya noon sa Sulusi. Ngunit nakapagtatakaan niya ang bilang ng mga ito at ang formation na mistulang nasa battlefield. Sinabi pa ni Subihana na base sa formation ng mga barko, pinaniniwalaan nila na ino-operate ito ng Chinese Maritime Militia o CMM. We are trying to assess why they did such kind of a formation kasi by layer sila as if they are forming like a phalanx. So we are trying to do some assessment, military assessments on that kind of a formation. And we will, anyway ma'am, we are jointly doing or assessing the situation with the concerned department, including the NTF West Philippine Sea. And whatever assessments we came out or we come out, that will dictate our subsequent action. Kaya naman, sumulat sila sa defense attaché ng China para humingi ng pagpupulong. Inatasan na rin aniya niya ang Philippine Navy na mag-deploy ng karagdagang naval assets sa West Philippine Sea para sa proteksyon ng mga Pilipino mangingisda at ng teritoryo ng Pilipinas. So we do not tolerate incursions in our territorial waters from anybody. So we stand or uphold by our mandate. Una nang sinabi ng Chinese Embassy na mga barkong pangisda lamang ito na namamahinga sa lugar dahil sa malakas na alon sa karagatan. Lea Ilagan, UNTV. News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsalita na rin ang Japan at US kaugnay ng tensyon sa West Philippine Sea. Kasunod ito ng namataang Chinese vessels sa teritoryong sakop ng Pilipinas. Ngunit patuloy namang iginigit ng China na walang militia activity sa lugar. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Nananatiling mainit ang issue kaugnay ng mga namataang Chinese vessels sa Hulyan, Philippine Reef sa West Philippine Sea kamakailan. Sakop ng Exclusive Economic Zone ng bansa, ang Shallow Coral Region na nasa 175 nautical miles lamang ang layo mula sa probinsya ng Palawan. Nagpahayag ng suporta sa Pilipinas ang Estados Unidos kaugnay ng issue at nanawagan sa Beijing na ihinto ang paggamit ng maritime militia upang manakot at mang-provoke. Maging ang ambassador ng Japan sa Pilipinas, hindi rin napigilang magkomento sa usapin. Sa mensahe nito, iginiit ng Japan na direktang may kaugnayan sa kapayapaan at katatagan sa rehiyon ang South China Sea issues. Kaya naman marapat lang na mag-alala sila sa tumataas na tensyon sa teritoryo. Tinututulan din ito ang anumang hakbang na makapagpapalala ng sitwasyon at sinusuportahan ang pagpapatupad ng rule of law at pagkakaisa ng international community upang protektahan ang malaya, bukas at mapayapang karagatan. Kinundi na naman ang Chinese Embassy sa Manila ang pahayag na ito ng Japan. Sa tweet, sinabi nitong yumuyukod ang Asian country at umaakto umanong strategic vassal ng Estados Unidos. Gate din ito, committed ang China na ayusin ang usapin sa pamamagitan ng bilateral consultations. Isinisisi rin nito ang tensyon sa rehiyon dahil sa anyay pakikialam ng ibang bansa. Nanindigan naman si Chinese Ambassador to the Philippines Wang Shilian na normal lang ang ginagawang fishing activities ng mga Chinese vessel na namataan sa disputed territory. Chinese fishing vessels have been fishing in the area for many, many years. Now those vessels are taking shelter in the part of the, you know, that's sea. I think it's a quite normal activity. There is no such initial vessel as claimed by some people. Any speculation is not helpful.
Sinabi ng Malacañang na tiwala si Pangulong Rodrigo Duterte na maayos ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China kaugnay ng isyu. Makikipagpulong din anya ang Pangulo sa Chinese diplomat. Rosa Licoz, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naghain ang countercharges ang lima sa mga pangunahing respondent sa kaso ni Christine Dacera sa Makati Prosecutor's Office kanina umaga. Kasama sa sinampahan na reklamo si Sharon Dacera, ang ina ni Christine, ang kanilang tagapagsalita na si Attorney Brick Reyes, si dating Makati Police Chief Colonel Harold Depositar at limang iba pa. Kabilang sa isinampahan ng mga respondent ang perjury, libel, malicious persecution, at incriminating innocent persons. Una nang naghain ng kaso ang dalawa pang respondents na sina Romel Galido at John Paul de la Serna kahapon. We should serve as a warning against any and all individuals or entities who are out to malign or continuously harass our clients. Magsasagawa ng silent strike sa Myanmar bunsod ng pamamaril ng security forces sa isang bata. Hindi tumitigil ang mga kilos protesta sa Mandalay at iba pang bahagi ng bansa simula pa noong Pebrero. Ito ang balita ni Kath Dumaraos. Plano ng mga aktivista sa Myanmar na paigtingin pa ang mga anti-coup protests kabilang na ang pagsasagawa ng isang silent strike. Inaasahang magsasara ang maraming mga negosyo at pinatindi ang panawagan sa mga taong manatili sa kani-kanilang mga bahay. Nagsagawa rin ng vigil kagabi ang mga pro-democracy protesters kabilang nasa isang distrito sa Yangon at Thaton sa Mon State. Bunsod ito ng pagkamatay ng isang 7 taong gulang na babae. Nabatid na target sana ng security forces sa Mandalay ang ama ng bata subalit ito ang tinamaan ng bala. Dalawa pa ang nasawi ng araw na iyon sa kaparehong distrito. Ito ang pinakabatang biktima ng crackdown sa mga oposisyon simula noong naglunsad ng kudeta ang militar noong Pebrero. Ikinalungkot naman ni Junta Spokesperson Zaw Minto na marami na ang namatay, ngunit isinisinito sa mga protester ang mga karahasan. Inakusahan din ito ang media ng pagpapalaganap ng fake news. Kat Dumaraos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinukonsidera ni US President Joe Biden ang pagkakaroon ng executive actions upang pigilan ang gun violence sa bansa. Umipala rin ang presidente sa Kongreso na magpasa na ng gun control laws kasunod ng 2nd mass shooting ngayong linggo. Nanawagan din ito sa Senado na aprobahan na ang 2 panukalang ipinasa ng House of Representatives noong March 11 na magpapalawig sa background check ng mga bibili ng baril. Nais din ng Pangulo na magkaroon ng ban sa assault-style weapons. I don't need to wait another minute, let alone an hour, to take common sense steps that will save the lives in the future and to urge my colleagues in the House and Senate to act. What? Magandang gabi mga kasangbahay para sa ating health update, weather at traffic, plus trivia ngayong gabi. Unahin na po nating alamin ang sitwasyon po ng trapiko sa ilang mga lansangan dito sa Metro Manila. Unahin natin ang Commonwealth Avenue. Sa mga dadaan po dyan sa may area ng Commonwealth, kung kayo po ay pauwi dyan sa may Batasan at dyan sa may area ng Fairview, sa ngayon po ay tuloy-tuloy naman. Light to moderate traffic tayo, eastbound lane, going po dyan sa may area ng Commonwealth at dyan sa may area, or rather area po ng Batasan at ng Fairview. Yung pabalik naman po ng elliptical road, wala rin maging problema kung kayo'y pabalik po dyan sa lugar na yan. Light traffic po mula rito sa may Batasan all the way po hanggang dyan sa may Quezon City Memorial Circle. Tingnan natin ang bagong Barrio Caloocan.
Sa mga pauwi po ng monumento, light traffic. Ang kabilang side naman, pabalik po ng Muñoz, wala rin magiging problema sa oras na ito. Para sa ating health update as of March 24, ngayon pong araw ay umabot sa 684,311 na po ang confirmed cases sa Pilipinas. At ngayong araw, may nadagdag po na 6,666 ng mga bagong kaso. Active cases po, 91,754. Hamay recovery naman natin ay 579,518. At meron po tayong 1,072 na new recoveries. Deaths naman po, umaabot na sa 13,039 at meron tayong 47 na new death cases po ngayong araw. Para sa ating vaccine statistics, total doses po na meron ng Pilipinas ng vaccine, 1,125,600. Yung po na-distribute na sa iba't ibang lugar, nasa 1,105,500, habang yung total vaccinated natin ay nasa 508,332. Para sa ating global tally, nasa 124,218,483 ang global cases. Global deaths naman po, 2,734,668, habang global recovery naman natin ay 70,472,410. Para po sa ating weather update, tatlong weather system po na nakakapekto ngayon sa bansa. Muling nagparamdam ang hanging amihan sa hilagang bahagi po ng bansa. Dahil dyan, makakaranas po ng maulap na panahon at mahinang mga pag-unan ang Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Aurora, Quezon, Ilocos Region at nalalabing bahagi po ng Central Luzon. Kalat-kalat na pag-ulan naman ang mararanasan sa Caraga and Davao Region, Bicol, Eastern and Central Visayas dahil naman po yan sa tail end of a frontal system. Habang dito sa Metro Manila at nagtirang bahagi ng bansa, makararanas po ng maalinsang ang panahon dahil sa epekto naman po ng easterlies. Trivia time! Dagdag kaalaman po mga kasangbahay. Siguro ay isa kayong fan ng mga artista, ano po? At malamang, maliban sa talento, isa sa mga hinahangaan nyo ay ang magaganda at mapuputi nilang kutis. Kaya naman, gusto rin nating pumuti. Kaya bumibili tayo ng gluta o iba pang pampaputi gaya ng Kojic Soap at iba pa. Pero para saan nga ba ang gluta? Gamot ba ito? Alam nyo po bang aksidente lang na natuklasan ang pampaputi na epekto ng glutathione? Napansin ito ng mga eksperto na nakakaputi nang mag-administer sila ng mataas na doses ng glutathione sa isang tao. Basically, ang pampaputi ay side effect lamang po ng antioxidant na glutathione. Pero, ang glutathione ay antioxidant talaga para sa ating liver o atay. Paano naman ang mga Kojic Soap? Ang kojic acid ay isang kemikal na nakuha naman mula sa mga mushroom. Kaya nitong mag-penetrate sa ating mga balat upang mapigilan ang production ng melanin. Ang melanin po ang responsable sa kulay ng ating balat at ng ating buhok. Safe naman daw gamitin ang kojic at nakakaputi, subalit babalik ka sa dati mong kulay kapag inihinto ang paggamit nito. Kailangan din maging maingat sa paggamit dahil maaari itong mag-cause ng skin irritation para sa mga taong may sensitive skin. Sa dami ng mga nagkalat ng mga pampaputi, minsan hindi mo na rin alam kung ano ang dapat gamitin. Siyempre, siguraduhin na ito ay aprobado ng Food and Drug Administration upang makatiyak na ligtas gamitin ang mga produkto. Pero sa kahuli-hulihan, tayo mga Pilipino kasi ay likas na kayo manggi at dapat maging proud tayo sa ating mga kulay. Tandaan, hindi porket maputi ay maganda. Maputi ka nga ay ang itim naman ng budhi mo. E di wala rin. Ang mahalaga pa rin ay ang mabuting kalooban sa sarili at sa kapwa. Sana po ay may natutunan kayo. Laging tatandaan, mapalad ang tao na nakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Nakikipagtulungan na ang Department of Health sa Department of the Interior and Local Government at Department of Justice para sa ipapataw na parusa sa mga nagbakuna sa mga hindi healthcare worker. Kasama na rin dito maging ang mga nagpabakuna na hindi naman kasama sa priority list na bakunahan ngayon ng pamahalaan. Hinihikayat din ng DOH ang publiko na ireklamo ang mga lumalabag sa prioritization framework ng pagbabakuna sa Pilipinas. Ito
ang balita ni Aiko Miguel. Pinulong at nagbabala na ang Department of Health sa mga regional director kaugnay sa pagbibigay ng bakuna sa mga hindi otorisadong individual. Ayon kay Undersecretary Maria Rosario Vergere, maigting ang kanilang bilin na walang sinumang maaaring sumingit sa pila o listahan ng mga dapat mabakunahan. Tinawagan namin sila, nagpatawag tayo ng meeting at sinabi natin, nobody jumps the line. The most important people who are to be vaccinated at this point in time are the healthcare workers. Huwag nating kunin yung bakuna na dapat dun sa tao na magliligtas ng ating buhay kung sakasakali. Nakikipagtulungan na rin ang DOH sa Department of the Interior and Local Government at Department of Justice para sa mga posibleng parusa kapag napatunayang may paglabag ang mga ito. Tinitignan po natin kung ano po ang pwede nating maisagawa aside from warning them, no, with this jumping off the line. Binigyang diin ni DOH spokesperson Undersecretary Vergere na kailangang mabantayan ang mga bakuna para sa healthcare workers. Lahat po tayo are entitled to being vaccinated. We just need to have this prioritization because hindi pa ho enough yung bakuna natin sa ngayon. Dadating po din tayo dun sa punto na mabibigyan din tayong lahat. Pinapayuhan ng DOH ang publiko na tumawag sa kanilang hotline sa 8651-7800 para iparating ang mga impormasyon kaugnay sa mga nauuna sa pila na mga hindi healthcare workers para magpabakuna. Muling ipinahayag ng DOH, maisa sa panganib ang katiyakang may supply ng bakuna ang bansa mula sa COVAX facility kapag patuloy na ginamit ang mga bakuna sa mga hindi pa prioridad na bakunahan gaya ng mga kaanak ng healthcare workers, personalidad at mga opisyal ng pamahalaan. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinadalhan na ng show cause order ng Department of the Interior and Local Government ang 5 alkalde sa probinsya. Kaugnay ito ng pagbabakuna ng mga opisyal ng gobyerno kahit hindi kabilang sa priority list ng vaccination rollout sa bansa. Pinagpapaliwanag ang mga alkalde kung bakit hindi sila dapat parusahan sa mga naturang paglabag. Samantala, nakatanggap din ng report ang kagawaran kaugnay ng hindi otorisadong pagpapabakuna ng ilan pang opisyal at kilalang personalidad. Ito ang balita ni Asher Kadapan Jr. Nakatanggap ng mga ulat ang Department of the Interior and Local Government o DILG laban sa ilang opisyal ng gobyerno at mga kilalang personalidad na nauna nang nagpabakuna kahit hindi sila kasama sa priority list. Batay sa National Vaccination Plan, kailangang mauna muna mabigyan ng COVID-19 vaccines ang lahat ng mga healthcare worker sa isinasagawang vaccination rollout sa bansa. Ayon kay DILG Undersecretary Epimaco Densing, 5 mayor ang nakumpirma nilang nagpabakuna na kahit hindi naman sila itinuturing na medical frontliner. Kabilang dito ang mga mayor ng Tacloban City, Leyte, Tiboli at Santo Niño sa South Cotabato, Legazpi City sa Albay at Bataraza, Palawan. May mga nag-report sa atin, no, na mga netizens, media at sa Malacanang mismo na mga pictures and reports. So ang ginawa ho natin, pagkakuha natin itong mga report, verify natin sa ating mga regional offices ng DILG at kumpirma nga po nilang na sila'y nagpabakuna nga. Pinadalhan na ng DILG ng show cause order ang mga naturang alkalde. Binibigyan ang mga ito ng 3 araw mula sa pagkakatanggap ng sulat upang magpaliwanag kung bakit hindi sila dapat parusahan sa mga naturang paglabag. Ayon kay Densing, kung hindi katanggap-tanggap ang paliwanag ng mga local chief executive, ay magsasampa sila sa ombudsman ng kasong administratibo. Posible ring padalhan ng show cause order ang mga konsehal ng bayan sa Parañaque City matapos ma-report sa DILG ang papapabakuna ng mga naturang opisyal. Nakatanggap rin ang ahensya ng larawan ng hindi otorisadong pagpapabakuna ng television personality actor na si Mark Anthony Fernandez. So nakakapikon lang, no? At nakakaduda tuloy kung anong mga nangyari at diyan. Kung totoo man, nakakaduda tuloy na baka may nangyaring pangbubuli o baka nagkabayaran. Samantala, dinipensahan naman ni Parañaque City Mayor Edwin Olivares ang isyu ng pagpapabakuna ng aktor na si Mark Anthony Fernandez.
Ipinaliwanag ng alkalde na batay umano sa kanilang pag-uusap ng Parañaque City Health Office, kwalipikado anila na tumanggap ng COVID-19 vaccine si Fernandez dahil may comorbidity ito at dati na rin nagkaroon ng depression kaya pasok siya sa grupo ng mga prioridad na mabakunahan kasunod ng mga health worker. Paliwanag pa ni Mayor Olivares, nasa 3,800 o nasa mga 95% na ng mga health workers sa Parañaque ang nabakunahan na at malapit ng matapos. Kaya naman sinimulan na rin umano nila ang pagpapabakuna sa kasunod na priority group. Ngunit apila ng DILG, huwag unahan ang mga priority sector, particular na mga healthcare worker na mas nangangailangan ng proteksyon sa pagharap ng bansa sa laban kontra pandemya. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Binigyang katwira ni Tacloban City Mayor Alfred Romualdez ang pagbabakuna kontra COVID-19. Ayon kay Mayor Romualdez, sinadya niya talaga ito upang mapataas ang tiwala ng kanyang mga healthcare worker sa vaccination program ng pamahalaan. Handa rin umano siyang makasuhan dahil dito. Ito ang balita ni Cyrix Remanes. Kasama si Tacloban City Mayor Alfred Romualdez sa limang mga alkalde na binigyan ng show cost order ng Department of Interior and Local Government. Pinagpapaliwanag sila ng DILG matapos maunang magpabakuna kontra COVID-19 at makisabay sa vaccination rollout na dapat sana ay para muna sa mga medical frontliners. Nitong Lunes, nag-post sa kanyang social media account si Mayor Romualdez sa kanyang pagpapabakuna kasabay ang mga health personnel at frontliners ng syudad. I'll face the consequences. At I did that, alam niyo, sa totoo lang, pagkatapos na ako papakunahan, unang-una, I did not hide it. I made it public. I made it public so people will be convinced to avail. Maraming nakatakot. Ayoko sabihin yan, pero totoo yan. Nangyari yan sa Manila sa PGH. Nagtrending ang pagpapabakuna ng alkalde dahil maliban sa walang face mask, hindi rin umano kasama si Romualdez sa dapat maturukan ng bakuna sa araw na yon. Subalit ayon kay Mayor Alfred Romualdez, nakahanda siyang harapin ang consequences ng kanyang pagpapabakuna dahil anya, ginawa niya ito para maingganyo ang ilang health workers. If I did not do that just to follow a certain or a provision or a a guideline, and yet my own city health officers and frontliners, 50% only of them will avail, then that's when I have to cross the line and do it. Giit pa ng alkalde, nagbigay halimbawa lamang siya sa kanyang mga tauhan at maging sa mga Taklobano na makatatanggap rin ng bakuna sa hinaharap na may magandang maidudulot ang pagpapabakuna para malabanan ang COVID-19 virus. Ayoko ng double standard. Ayoko naman after 6 months si Mayor na pagbakuna ng Pfizer, Moderna, yung mas magaganda. Tapos tayo dito, kayo, Sinovac. Hindi, ako Sinovac, pare-pareho tayo. Cyrix Remanes, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi pa apektado ang deployment ng Philippine National Police sa kabila ng maraming bilang ng mga tauhan nito na nahahawa sa virus. Sa kabila nito, ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Ildebrandi Usana, tutulong pa rin ang local police sa mga opisyal ng lokal na pamahalaan sa pagsasagawa ng contact tracing. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Tuloy sa pagtatrabaho ang pambansang pulisya kahit na tumataas ang bilang ng mga pulis na nahahawa sa COVID-19. Ayon kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Ildebrandi Osana, nagpatupad na sila ng work from home scheme para sa mga non-uniformed personnel o civilian employees upang mabawasan ang mga tao sa bawat kampo. Gayunman, inamin ni Osana na nakababahala ang patuloy na nadadagdagan ang mga pulis na nahahawa sa virus. Medyo alarming yung number dahil po yung quarantine facilities namin are no longer available, no? But we are hoping na ma-address po ito with this ongoing MDR plus na mechanism within NCR and 4 provinces and all the others, siguro may mga kanya-kanila mga initiative po sila.
Sa kabila nito, tutulong pa rin ani ang PNP sa isinasagawang contact tracing ng mga lokal na opisyal ng pamahalaan. Yung mga local police ang imobilize to become contact tracers. If it requires some kind of a seminar or training, I assume man yung mga local government units have that kind, no? Sa ngayon, nasa 13,453 na ang kabuuang kaso ng COVID-19 sa PNP. Mayroon silang active cases na nasa 1,504. Mayroong 149 na new cases at 36 na ang namatay. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakiusap ang Department of Trade and Industry sa mga simbahan na huwag kontrahin ang ipinatutupad na ban sa religious gatherings. Ayon sa ahensya, para rin naman ito sa kapakanan ng lahat at upang mapigilan ng patuloy na pagkalat ng COVID-19 infections sa bansa. Ito ang balita ni Janice Enjente. Matapos na inanunsyo ng Interagency Task Force Against COVID-19 itong linggo ang pagbabawal muna sa mga religious gatherings sa Metro Manila, Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal mula March 22 hanggang April 4. Ilang mga religious groups ang agad na nag-anunsyo ng kanselasyon sa kanilang mga church activities. Sa kabila ng agad na pagsunod ng ilang simbahan, tinutulan naman ito ng ilang pari ng simbahang Katoliko. Naglabas rin ang kautusan ng Archdiocese of Manila na magkakaroon pa rin ng mga religious worship sa loob ng mga simbahan ng Katoliko at magpapatupad ng 10% capacity. Sa Quiapo Church kanina, makikitang may mga nagsisimba pa rin kahit ipinagbawal na muna ito sa bagong resolusyon ng IATF. Dahil dito, nakiusap ang Department of Trade and Industry sa mga simbahan na huwag kontrahin ang temporary ban sa mga religious gatherings na yung patuloy na dumarami ang mga nahahawa sa COVID-19. We respect the churches, whatever religion that is, pero we respectfully also say that baka naman po pwedeng i-observe natin muna in the privacy of our homes mga religious rituals na gagawin natin during Holy Week. Hindi naman po ito para lang sa dahil lang gusto. This is not whimsical, definitely. This is for the good of everybody. Nilinaw rin ni DTIU Sec. Ruth Castelo na hindi pwedeng ikumpara ang sitwasyon sa mga fitness centers sa gathering sa mga simbahan. Hindi siya pwede natin ma-compare sa gym, example, for fitness centers. Kasi sa fitness centers, you are required talaga to observe 1 meter physical distancing from the next person or from whoever inside. And going to church, hearing mass, is considered a mass gathering. Yes, you can observe physical distancing, pero when you start singing, di ba? Kung tayo sa simbahan, may saliva involved, so marirelease mo yon, and you don't know what's going to happen, kung saan pupunta, the droplets that you will release. Una na rin sinagot ng Malacanang ang issue ng pagtutol ng simbahang Katoliko at sinabing hindi mag-aatubili ang pamahalaan na ipasara ang mga simbahan na hindi susunod sa religious gathering ban sa NCR Plus bubble. Janice Enjente, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsagawa ng surprise inspection ng mga tauhan ng Valenzuela City Government. Bunsod ito sa reklamo laban sa ilang establishmento na hindi sumusunod sa health protocols ng lungsod. Ayon sa LGU, ipasasara nila ang mga business establishment na lalabag sa mga naturang patakaran. Ito ang balita ni Marvin Calas live. Marvin, may mga naipasara na ba ang establishment kaugnay sa paglabag sa mga protocols dyan sa Valenzuela City? Bernard, 4 na establishmento sa lungsod ang ipinasara ng LGU bunsod ng mga naturang paglabag. Nagbabala ang Valenzuela City Government na ipapasara nito ang mga establishmento na mahuhuling hindi sumusunod sa mga ipinatutupad na patakaran kontra COVID-19. Ito ay matapos makatanggap ang lokal na pamahalaan ng mga sumbong mula sa mga residente kaugnay sa paglabag ng ilang business establishment.
Kabilang dito ang hindi maayos na paggamit ng contact tracing system na ValTrace bago papasukin ang kanilang mga customer sa loob ng gusali. Kaya naman sinurpresa ng Valenzuela City Business Inspection and Audit Team o SIBAT ang ilang establishmento sa lungsod. Unfortunately, we've been receiving several complaints, text messages, phone calls, or even Twitter kay Mayor ng mga concerned citizens na yun nga, napupunan nila na wala and all. So, which triggers the undercover inspections ka. And then, yun nga, once after we assess yung mga findings na most, yun nga, if not, kung walang ValTrace, meron nga, pero wala namang load, walang data, walang low bat, 'di ba? So it's the same as walang system. Binabantayan rin ng grupo ang implementasyon ng mga minimum health and safety standards kabilang na ang tamang pagsusuot ng face mask at face shield. Paliwanag ng mga opisyales ng syudad, kailangan silang magigpit sa pagpapatupad ng health protocols upang mapababa ang kaso ng COVID-19 at makabangon ang ekonomiya. Again, ayaw natin no mag-close ng establishment kasi sabi nga, di ba, we're pushing the economy and ganyan. But, kumbaga, we need to implement also the law kasi public safety is the concern, the main concern. Nananawagan ngayon ang Valenzuela City Government sa publiko na makipagtulungan sa laban kontra pandemya sa pamamagitan ng pagsunod sa mga pulisya ng pamahalaan. Yan ang ating update live mula Quezon City. Balik sa iyo, Bernard. Marvin, nabanggit ba kung ano mga establishmento itong mga ipinasara? At ito ba pagka dinatnan nilang may mga paglabag ay agad lang ipinasasara o meron munang mga proseso gaya ng warning na binibigay sa kanila o pinagpapaliwanag sila? Bernard, walang nabanggit yung kanilang action commander. Ano? Pero yung closure kasi pag once na nakita nila na lumalabag talaga itong mga business establishments na ito dahil nga noon pa ay nagpapaalala na ang lokal na pamahalaan, ay agad itong foreclosure, Bernard. Maraming salamat, Marvin Calas. Walang tigil ang paghahanap ng mga isolation facility ng mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila dahil sa pagtaas ng bilang ng mga kaso ng COVID-19. Kinakailangan na nilang hingin ang tulong ng national government para sa mapaglalagakan ng mga nagpopositibo sa sakit. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Punuan ang mga quarantine facility ng ilang lokal na pamahalaan sa Metro Manila dahil sa patuloy na paglobo ng kaso ng COVID-19. Bagamat nasa 300 ang isolation rooms ng Navota City, kasama na dito ang mga nasa Centennial Park, pero mahigit naman sa 900 ang kanilang aktibong kaso. Kaya't ang solusyon, naghanap na sila ng ibang lugar na mapaglalagyan ng mga pasyente. So talagang puno-puno na po, kaya sa labas na po tayo nagdadala ng, sa labas ng Navotas tayo nagdadala ng mga kailangan ilagay sa quarantine facilities. Yan po ay tulong sa atin ng national government. Kulang rin ang 400-bed capacity ng mga quarantine facility ng Malabon City para sa mahigit 900 aktibong kaso nito. Ang mga container van na ito sa Barangay Tanyong ay ginawang isolation rooms. Nais na rin nilang gawing quarantine area ang ilang paaralan sa lungsod. Sa ngayon po, dahil dumadami po, sinulatan ng ating mga pamahalaan, city government, na ang DepEd o kung pwede ay makakuha kami ng rooms sa mga eskwelahan dito na hindi naman nagagamit ngayon dahil online class po naman ngayon. Kung pwede ay pansamantalang magamit natin na COVID facility para doon sa mga nagpapasakit natin, mga kababayan. Hindi rin napapahinga ang quarantine facility ng Pasay City dahil sa paglabas-masok ng mga COVID patient. Daan-daan na rin ang kanilang ipinadadala sa ibang pasilidad dahil mahigit din sa 900 ang kanilang aktibong kaso habang ang kapasidad ng kanilang pasilidad ay 364 lang. As of now, meron tayong isa sa itinuturo ng mga lokal na pamahalaan
sa dahilan ng pagtaas ng kaso ng COVID-19 ay ang pagkikita-kita ng mga magkakamag-anak. Sila-sila ang nagkakahawahan dahil sa loob ng bahay ay hindi na nasusunod ang pagsusuot ng face shield at mask o ang minimum health standard. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nanindigan si Foreign Affairs Secretary Teddy Loxin Jr. na dapat iparating ng Pilipinas sa China na may karapatan at kapangyarihan ng bansa na ipaglaban ang mga teritoryo nito sa West Philippine Sea. Binatikos naman ng ilang senador ang mga ginagawa ng China sa teritoryo ng Pilipinas. Ito ang balita ni Herlyn Delgado. Dapat nang magbigay ng mensahe ang Pilipinas sa China para sa karapatan at kapangyarihan nito sa West Philippine Sea. Ito ang iginiit ni Foreign Affairs Secretary Teddy Boy Loxin sa gitna ng namataang presensya ng Chinese vessel sa Julian Felipe Reef na kasama sa Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Sa confirmation hearing ng mga senior official ng Department of Foreign Affairs, sinabi ni Secretary Loxin na mahalagang maipaalam sa China na nasa tama ang Pilipinas. Bukod din sa arbitral ruling na ipinanalo ng Pilipinas kontra China noong 2016 kasama sa kapangyarihan ng bansa, ang Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Nilagdaan ang MDT noong 1951 kung saan nakasaad ang pagsaklolo ng Pilipinas at Estados Unidos sa isa't isa sakaling magkaroon ng armadong pag-atake sa Dagat Pasipiko. Any attack on a Philippine vessel, however small, as long as it is a government vessel, like a Coast Guard, is an attack on the United States and triggers the Mutual Defense Treaty. And believe me, that response is, shall I say, global. And that lies within our power. Giit ng kalihim, hindi titigil ang China sa ginagawa nitong panghihimasok sa teritoryo ng bansa hanggat hindi mariing tinututulan ng Pilipinas. If you don't send that message to the other side, then they will just keep trenching and trenching and trenching on our territory. And then our sense of nationhood dies. Nagpahayag na lang suporta ang Estados Unidos sa Pilipinas na pinakamatagal na kaalyansa nito sa Asia. Nauna nito, naghain si Loxin ng diplomatic protest laban sa China. Makailang beses na rin itinanggi ng Chinese embassy na militia vessels ang namataan sa West Philippine Sea at nanindigang parte ng kanilang teritoryo ang Juan Felipe Reef. Pero tingin ni Senator Risa Hontiveros, minamanipula lang ng China ang Pilipinas. Kaya naman dapat muling pag-isipan ng palasyo ang pakikipagkaibigan nito sa naturang bansa. Ayon naman kay Senator Richard Gordon, taliwas ang ginagawa ng China sa mga deklarasyon ng pakikipagkaibigan sa mga Pilipino. Nananawagan ng senador sa gobyerno ng China na magkaroon ng polisiya at hakbang para sa kapayapaan sa rehiyon at itigil na ang tila pagiging bully na kapitbahay. Para naman kay dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, sinusubukan ng China na palamigin ang tensyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga bakuna. Kaya sa tingin niya, dapat sa ibang bansa na lang na walang interes sa South China Sea, bumili ang Pilipinas ng COVID-19 vaccines. Herlyn Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling nakapagtala ang PHIVOLCS ng pagtaas ng aktibidad sa paligid ng Bulkang Taal sa Batangas. Ayon sa ahensya, posibleng tumaas pa ito sa mga susunod na araw at magpatuloy ang pamamaga ng bulkan. Naghahanda na rin sa paglikas sa mga lokal na pamahalaan sakaling magkaroon ng panibagong pag-alboroto ang Taal Volcano. Mula sa Talisay, Batangas, ito ang balita ni Ari Silvestre live. Aris, ibig sabihin ba ng pagtaas aktibidad sa paligid ng bulkan ay mas mataas ang posibilidad na muli itong pumutok? Yes, Angela, posibilidad na muling pumutok ang Bulkang Taal dahil sa patuloy na pagtaas ng bilang ng paglindol at pagyanig sa aktibidad ng Bulkang Taal. Tumaas pa ang naitalang aktibidad ng Taal Volcano sa nakalipas ng 24 na oras. Ngayong araw, iniulat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS na umabot sa 259 volcanic earthquake at 236 na volcanic tremor na tumatagal ng 1 hanggang 22 minuto at 4 na hybrid earthquake ang kanilang naitala. Umabot din sa 10 meters ang taas ng inilabas ng usok sa main crater.
habang nasa 813 tonelada kada araw ang sulfur dioxide emission. Kasalukuyan pa rin nasa alert level 2 o increase and risk status ang Bulkang Taal. Ngunit ito ay tumataas pa at nasa ilalim ngayon ng palagi ang pagsusuri ng FIVOX. Naglabas ng advisory ang FIVOX at nagbigay babala na may posibilidad na lalo pang tumaas ang seismic activity nito. At mahigpit naman ipinagbabawal ng mga otoridad ang pagpasok sa loob ng danger zone sa mismong Taal Volcano Island at maging sa bahagi ng Daang Kastila at sa main crater nito. Patuloy naman nakahanda ang mga lokal na pamahalaan ng Batangas at mahigpit na pagbabantay sa anumang posibleng mangyari sa Bulkang Taal. Angela, ayon kay Mayor Daniel Reyes ng Agunsilyo, Batangas, wala na silang idadagdag na safety measures. Makikipag-ugnayan na lamang sila sa mga bayan na tatanggap sa kanilang evacuees. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Based naman po dun sa bulletin nila, naiintindihan naman po namin yun. Dapat maghanda na po kami. Angela, dahil sa naitatala ng pagtaas ng magma sa ibabaw ng main crater ng Bulkang Taal, malaking posibilidad na magkaroon ng magmatic eruption. At yan muna ang ating latest live mula dito sa Talisay, Batangas. Balik sa iyo, Angela. Maraming salamat, Aris Silvestre. Napatay ang dalawa pang bandidong Abu Sayyaf kasunod ng isinagawang hot pursuit operation ng militar sa Tawi-Tawi laban sa bandidong grupo. Samantala, arestado naman ang isang army sa pagbebenta ng mga baril at bala sa Sambuanga, Sibugay. Ito ang balita ni Val Villaflor. Patay ang dalawa pang miyembro ng Abu Sayyaf Group na nasa likod ng pagdukot ng limang Indonesian nationals sa isinagawang hot pursuit operation ng Joint Task Force Tawi-Tawi laban sa bandidong grupo. Ayon kay West Mincom Commander Lieutenant General Corleto Binluan Jr., agad na rumesponde ang 2nd Marine Brigade matapos makatanggap ng report mula sa mga residente hinggil sa mga armadong lalaking nananatili sa isla ng Kalupag. Nagkaroon ng palitan ng putok hanggang sa mapatay ang dalawang terorista na pawang mga takuhan ni ASG leader Madjan Sahid Juan na una nang nasawi sa isang hiwalay na engkwentro. Na-recover ang mga labi ng dalawang bandido at isang M16 rifle sa lugar na pinangyarihan ng bakbakan. Matatandaan na noong Huwebes, habang tinatransport ng mga bandido, sakay ng Jungkong speedboat ang apat na bihag mula Sulu patungong Tawi-Tawi nang tamaan sila ng malalaking alon. Tumaob ang kanilang bangka at tinangay hanggang sa mapadpad sa isla ng Pasigan. Agad namang na-rescue ng Tandubas PNP ang tatlong bihag na sina Rizwanton bin Hayono, Arisal Castamiran at Arsian bin Dahalan. At saka naman nasagip si Kairul din sa isla ng Kalupag. Samantala, nadakip naman sa isinagawang entrapment operation ng PNP Intelligence Group ang dalawang sundalo ng Regional Community Defense Group 9 Army Reserve Command dahil sa gun smuggling sa Purok Hemelina sa Nito Ipil, Sambuanga, Sibugay kahapon. Kinilalang mga ito na sina Captain Christopher Galvez Eslava at Corporal Ryan Laure Laro na aktuhan ang mga ito sa pagtanggap ng 1.2 million budel money kapalit ng ibinebenta nilang baril. Nakumpiska sa kanila ang isang caliber 5.56 M4 carbine, dalawang 5.56 mm M4, dalawang 9mm pistol, isang rifle grenade, tatlong 40mm grenade at mga bala. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng Sambuanga City Police Office ang mga suspect at isa sa ilalim sa automatic leave of absence habang patuloy na iniimbestigahan ang kanilang kaso. Val Villaflor, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayong makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi!